everyone, welcome to another episode of Exusia Properties House Tour. So for today's video, nandito tayo sa Tanawan, Batangas. And ang featured property natin is ito po, si Olivia Model, located dito sa Hacienda del Sol. But before we start, please click like, subscribe, and hit that notification bell for more updates. This is Avi Federico, your property host. So, yung offer po natin dito, yung lot area niya for regular duplex type is 60 square meters and then yung total floor area is 47 square meters. Itong subdivision na to is more or less 5 minutes away from Santo Tomas proper and then napakalapit lang din niya sa Sambat or sa Tanawan exit. Pasukan po natin loob. Ayan. So, pagpasok mo, ito yung magiging living area natin. So, yung unit na to is semi-complete siya kung tutuusin kasi naka-tile siya and then may paint. And then, yung wala lang nito is yung partition ng bedroom sa second floor na mamaya po ipapakita ko sa inyo. Sa kitchen area natin, kung makikita nyo, meron na tayo ditong countertop and then meron tayong overhead cabinets and then under counter cabinets. Dito sa overhead cabinets natin, yan hanggang dun siya sa taas. Actually, may mga spaces pa po siya dun sa ibabaw na yon. And then, ito yung ating circuit breaker. Next naman natin is yung service area natin. Dito siya. Ayan. Dito sa service area, meron din tayong sink. If ever na gusto mong magpalagay ng dirty kitchen or yung utility kitchen, pwedeng-pwede yan dito. And then, since yung unit natin is duplex siya, kasi itong unit na to actually is corner lot siya. Pero kung duplex, so more or less meron ka pang nasa 1.5 meters dito, pwedeng-pwede mo po yung i-extend once na turnover na yung unit sa'yo. Bago tayo mag-second floor, pakita ko muna sa inyo ating toilet and bath dito sa ground floor. So yan, yung tiles natin is mga 3/4 yung height niya dito sa ating, sa pader ng ating toilet and bath. And then, naka, yung ating shower is telephone head siya, or telephone shower, and then flush yung toilet with lavatory na po tayo. So tara na po second floor. So, tara na po second floor. Ayan. So, dito sa second floor, provision po ito for 2 bedrooms. So, ipapakita ko mamaya kung paano yung naging setup ng ating 2 bedrooms. And then, kung makikita nyo, cement finish yung tiles natin. And then, naka-paint na naman tayo ng white or painted white na yung unit. And then, dito sa side natin, sa windows, yan naman siya. And sa kabilang side, yung pinaka-fire exit natin, which is ito. Kasi ito yung isa sa dapat tinitingnan natin sa mga unit na ina-upgrade natin. Ayan po siya. So, para magkaroon tayo ng idea kung paano natin naayusin yung unit, papakita ko sa inyo yung ating sample dress up. So, tara na po. So, hi! Pasok po tayo. Ayan, since nabanggit ko kanina na magpapakita kami ng sample dress up, ito na po yun. So, dito naman sa ground floor actually is wala namang nabago. So, nadagdagan lang siya ng kamit. Dito yung magiging pinaka-living or receiving area mo. And then, dito sa left ko, ito yung ating dining area, 4-seater dining area. And then, ito yung ating para sa kitchen, which is yung sink natin. And then, after nito, papakita ko sa inyo yung sa second floor. So, tara po.
second floor natin, so unahin ko itong mas malaking bedroom. Ayan siya. Ang napalagdag dito is nagpalagay ng vinyl tiles. Yan, medyo marble yung type. And then, nagpalagay lang po ng partition. Yung ginawa dito ng partition is flyboard siya or flywood. Ito siya. At sa kabilang side, ganun din. And then, option nyo na po yun kung flyboard o kaya kung gusto nyo ipa-concrete yung partition. And then, dito po, balik tayo. So, since two bedroom lang yung ipinalagay dito sa second floor, so malaki yung space. Actually, ito, queen size bed. And then, nakapagpalagay pa ng ang cabinets. Tinawag ko isang bedroom. So, dito naman tayo sa isang bedroom. So, yung size ng bed natin dito is double. And then, ang ginawa lang din po dito is nagpalagay lang nitong cabinets. Ayan siya. And then, if ever na may mga kids tayo sa bahay, kung gusto nyo, pwede dito as double deck para meron sa taas, meron sa baba. And then, off nyo na or kayo na yung bahala kung ano yung kulay ng paint na ilalagay. If you're looking for a house and lot for sale dito sa Tanawan area, especially kung okay lang sa inyo na pre-selling units, kasi actually may advantage din naman kung pre-selling yung kukunin nyo kasi mas mababa yung price ng unit. Ilalagay po namin yung details nitong property sa description box and also ang aming contact number. Thank you for watching!